Lalong mag-expand po yung ating economy, dadami yung ating revenues para sa pangangailangan ng ating bayan, di ba? Ng populasyon ng ating bayan. And we'll create millions of jobs para sa ating mga graduates. Good news mga kababayan, patuloy yung pagdaloy ng investments dito po sa ating bansa. So hindi totoo yung mga sinasabi ng mga pro-China ng dilawan na dahil sa issue ng EDCA, this will, you know, discourage investments dito sa ating bansa. Baliktad po ang katotohanan. Mas dumami, umabot po sa sa first quarter, umabot sa 463 billion worth ng investments yung pumasok dito sa ating bansa. What? But before ko sa inyo na i-share mga kababayan itong magandang balita, like and share muna ninyo yung ating video and click subscribe. At saka hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga magagandang balita. Huwag na rin po ninyong i-skip yung mga commercial ads natin para tuloy-tuloy ang investment. Lagi niya may connection sa pagbangon ng ekonomiya ng ating bansa. Siyempre po, pag maganda yung personal economy natin, magandang contribution yon para sa job creation. Pag hindi po kasi, siyempre, paano na ang buhay? Di ba? Dapat tuloy-tuloy na masigla yung ating economy. Ito pa, sabi rito sa release ng Presidential Communications Office, di ko pa ito nababasa po sa mainstream. Baka mamaya pa. Sabi dito, PBBM admin continues to entice more investment opportunities for job creation in the Philippines. Kaya yung mga hindi pa nakakahanap ng trabaho, hintay-hintay lang kayo. Kasi malapit na makakuha kayo ng trabaho para sa inyong mga pangangailangan ng bawat pamilya. So sabi rito, the administration of President Bongbong Marcos is doing everything to provide job opportunities for Filipinos as it continues to woo local and foreign investors. Sabi po ng Presidential Communications Office, patuloy po kaming nangangalap ng mga investment leads sa iba-ibang countries, local po in foreign investment, para po makagawa po tayo ng mas marami pang trabaho dito sa Pilipinas. Sabi po ito mga kababayan ni Evariste Kagatan, Board of Investment Executive Director for Investment Promotion Services. Ito yung sinasabi natin na tutok na tutok sa trabaho. Di ba? Hindi tulad ng mga statements ng previous administrations po ng mga dilawan na pag sinabing tutok, walang ginagawa. Di ba? Nasanay sila sa mga ganong press release. Ito, result mismo. Yung press release po, base sa result ng trabaho. Di ba? Yun ang maganda. Hindi yung press release po, tiningala lang sa kisame. Bunga mga kababayan ng kanilang hallucinations. Imagination lang. Wala man sa aktwal. Di ba? Ito yung aktwal. The BOI official said, 463 billion pesos worth of investment has been approved, na-approve na po. Indabag na po, mga kababayan, during the first quarter of this year. Hindi yung pangarap lang.
Di ba? Sabi rito, this is already more than 40% of our original target for approval for the year na 1 trillion pesos. Yung bilin kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos after siya na maglamier na po. Hindi ba yun ang gustong marinig ng mga kakampon, mga dilawan po, mga critics ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pag nag-travel po, pasyal-pasyang lang, party-party, lamierda. So, yung pagwawaldas lang, mga kababayan ng pera ng gobyerno, yun ang gusto nilang palabasin. Sige. Ito po yung naging bunga ng pag-party-party. Paglamierda ng ating Pangulo sa ibang bansa. Napakaganda. Pag nag-party po yung ating Pangulo, napakaganda yung nagiging resulta. First quarter pa lang, almost half na ng target yung nakuha, mga kababayan. Kasi sabi ng ating Pangulong Bongbong, ituan niya na mga investors na nakausap namin sa mga travels, kailangan niya na ilista ninyo ito isa-isa. Kasi importante niya na gawan ninyo ng follow-up sila. Kasi itong mga CEOs ng mundo na mga giant companies, multinational companies po, mga busy people sila. Di ba? Importante niya na nagbigay sila ng intensyon na magpasok ng investment dito sa ating bansa. Tayo yung obligation natin is to make a follow-up dito sa kanilang mga investment promises na bunga po ng paglalamierda ng ating Pangulong Bongbong. Di ba? Ayos? Ituloy mo lang po, Mr. President, yung inyong party-party. Maganda yung idinodulot sa ekonomiya ng ating bansa. Sabi rito, Kagatan pointed out that the Department of Trade and Industry Secretary na si Alfredo Pascual has raised the target to 1.5 trillion. Tinaasan pa. Kasi madali lang po ma-achieve siya. 40% na. 40% kaagad, first quarter pa lang ng taon 2023. So sabi rito, the BOI official said most of the investment that are coming in are on renewable energy and on manufacturing. So napakaganda. Itong mga sektor na to, mga kababayan, labor intensive siya. Manufacturing kaipuan ng mga factory workers. Kahit sa renewable energy, mga kababayan, all of this, nangangailangan ng tao na magpapatakbo ng mga negosyo na papasok po dito sa atin. At yung renewable energy, napakahalaga rin para magkaroon tayo ng energy security dito sa ating bansa. So sabi rito, mga kababayan, and yung renewable energy, napaka-importante po yan sa panahong ito. Dahil nga gusto ho natin ng green economy. At sa kayo mga investors po ngayon, hinahanap nila kung saan sila pwedeng mag-invest wherein masasagot nila yung kanilang ESG, Environmental Social Governance. Goals, ESG goals. So yun po yung offer ng Philippines. Na kung dito sila maglo-locate, we can help them and support their ESG goals. Because yung ang renewable energy is available here. Sabi po ng official ng Bureau of Investment. So sabi ni Kagatan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos Anya is personally monitoring the investment pledges that were secured during his recent trips. Nasa leader talaga po mga kababayan. Kung magaling yung leader ng isang bansa,
talagang uunlad ang ating bayan. Yung leader na talagang masipag po at malawak yung kaalaman sa ganitong bagay. Hindi yung magaling lang magyabang. Para niya, Mr. Marabillas, may pinariringan ka? Wala man po. Bakit? May alam kayo na leader, naging leader ng ating bansa na sige lang ang buladas at mayaman po sa kayabangan. May alam kayo? So, sabi rito, patuloy po kaming nagtatrabaho para dumami pa yung ating investment approvals, investment pledges ay maging totoo. Dahil yung mga after the trips, during the trips, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong, yung pamamasyal po niya, paglalamierda, mga pledges yon. So, sabi ng ating Pangulo, importante niya, i-follow up ninyo. Kaya ngayon po, hindi na muna nag-travel yung ating Pangulo. Tutukan muna natin niya yung domestic. Di ba? So, ibang mga problema rito sa ating bansa. Tapos, upuan na niya ninyo dyan sa opisina yung pagpa-follow up. Di ba may mga numbers kayong kinuha? Kung sino yung mga point man na dapat kausapin ninyo para yung mga pledges na pinirmahan ay maging totoo na. Ayun, talagang the best chief executive officer, mga kababayan ng ating bansa, ika nga, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So, tinitingnan namin, ano ho iyong mga balagid o nagpapasagabal, bakit hindi ka agad makapasok? O, yun ang tinatanong nila sa pagtawag nila doon sa mga investors. Ano pa yung, bakit medyo matagal yung pag-action ninyo po? Ano yung problema? Tulungan na namin kayo na ma-process yung mga papeles ninyo. Kami na ang bahala rito para maging easier sa inyo. Di ba? Na makapag-negosyo yung tinatawag na ease of doing business. So sabi ni Kagatan, yun po yung mga tinitingnan namin at tinutulungan ho namin yung mga investors sa mga problema po nila. So based on the report of the DTI and the Office of the Presidential Assistant on Investment and Economic Affairs, the Marcos administration has secured $4.3 billion or approximately 239 billion pesos worth of investments which are now undergoing the implementation stage. Nasa implementation stage na po. So of this investment projects, a total of $29.71 billion or approximately po 1.7 trillion are in the form of pesos 1.7 trillion pesos are in the form of memoranda of understanding or MOU and letters of intent or LOI. So may mga pinadala na pong sulat sa ating BOI na interesado sila, mga kababayan, na maglagak ng investments dito sa ating bansa. Interesado sila. And it is official kasi naka-LOI na po. So, hindi lang sabi-sabi. Di ba? Sila na yung nagsulat eh. Gustuan niya namin na pumasok ng negosyo dyan sa Pilipinas. Di maganda, lalong mag-expand po yung ating economy, dadami yung ating revenues para sa pangangailangan ng ating bayan, di ba, ng populasyon ng ating bayan. And will create millions of jobs para sa ating mga graduates. O ngayon, sabi rito, other than that, a total of 28.86 billion US dollars or 1.5 trillion worth of investment projects are now in the planning stages. Kaya po tinaasan ng DTI
yung tawag dito, yung investment targets. Imbes na 1 trillion, ginawa nilang 1.5 trillion na po kasi madali lang ma-achieve yung target eh. O ngayon, base mga kababayan sa government data, lumalabas na yung Marcos administration mismo has secured a total of 3.48 trillion pesos, approximately 62.92 billion US dollars na investment from the president's trip to China, Japan, Indonesia, Thailand, Singapore, United States at saka sa Belgium. O, lahat dito mga kababayan, yung mga bansa na pinuntahan ng ating Pangulo na krinitika ng mga dilawang DDS at mga nasa oposisyon at yung mga inggit sa Pangulo. Yung mga dating supporter na vlogger na naging bleeding hearts. Ha, di ba? Sumama yung loob. Hindi na pagbigyan, kasi ng kanilang personal na agenda. Ayun, mga kababayan. Napakaganda yung resulta ng paglamerda ng ating Pangulo. Kumakot siya ng investments para sa ating bansa for the creation of jobs tulad ng kanya pong ipinangako sa ating mga mamamayang Filipino during the campaign. Bagong Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. Ayun. May pinangako siya eh. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan niyo, kaibigan ko, siya si Bongbong Marcos BBM. So nakita po ninyo, kahit mainit yung tensyon dito sa West Philippine Sea, at tuloy-tuloy yung balikatan military exercises, at nasa implementation na po ng additional EDCA sites dito sa ating bansa, hindi totoo yung mga sinasabi ng mga nasa oposisyon na ang presence ng Amerika rito will, you know, discourage investments. Mas dumami pa po yung gustong mag-invest dito sa ating bansa kasi na-feel nila they're secured. They are in good hands, mga kababayan. We are protected here. At yung saber rattling po ng China, hanggang doon lang yon. Hindi man yan po lolosob dito. Kasi alam na alam nila ang repercussions nito sa kanilang ekonomiya at sa kanilang mga pagtsatsaga, sakripisyo at pagpaunlad ng kanilang bansa. Alam nila, it will collapse their economy. Lumusob sila rito at nagkagira. At alam nila, hindi basta pasisindak sa kanila yung ating bansa. With American support, America support, and with our treaty, defense treaty with America, mga kababayan. So, ang magiging opsyon nila, bumalik sa sa status quo, mamuhay ng tahimik. Di ba? Live and let live, mga kababayan. Yun ang tama na direksyon, hindi yung pambubuli po at panggugulo dito. Ayan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man siya po
gamot, mga kababayan, kundi food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Okay? Ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para po masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.